Hayo nang dami ati-ati rin hayo. Hayo na tayo diyan, ganap na nga. 3 years old si siya. Hi guys, welcome back to my channel. Mga guys, yung cake ng pamangkin ko na sinasabi ko. Ito guys, share ko ha. Napakaganda tingnan ng mga edited na na videos, no? Parang lovely, peaceful, parang ganun lang. Pero gusto nyo ba? Gusto nyo ba marinig ang totoong background sa likod nitong cake na to? I-unmute natin. Sabi ko, huwag kang lalabas! Sabi ko, huwag kang lalabas! Kumain ka dito! Ano ba? Sorry na, ito yung cake na kasama nung kahapon na pangbinyag. Sabi ko nga doon sa isa kong video, di ba? Hindi ako nakapagluto ng para sa lunch at saka snacks at dinner na rin syempre ng mga bata. So, order na lang kami. As a home baker, hindi lang ako basta home baker. Nanay ako at napakarami. Tulad din ninyo, napakaraming responsibilidad na dapat gampanan ng sabay-sabay, multitasking. Kaya ganito talaga, ganito yung normal kong bunganga. Makikita nyo ako lagi para pa-sweet-sweet lang, no? Pero hindi totoo yun. Sambot. Alam yan ng mga anak ko. Mga anak ko lang yung totoong nakakilala sa akin ng lubos. Ganyan ko pahalagahan yung aking oras. Bawat segundo ng buhay ko, sobra-sobra, sobrang mahalaga para sa akin. So guys, today, gagawa naman tayo ng high up cake. The word itself, high up, ito yung square cake. Bale, ito ay 10 inches to siya. 10 inches lang ito siya, pero mamaya magmumukha na to siyang malaki at mataas kasi nga pagpapatungin natin. Bale, ito yung square cake na kinakat yung isang portion and then iaangat. So, high up. Pinapataas, pinapaakyat. Bale, ito ay vanilla chiffon cake. Then, drizzle siya ng choco fudge. And then, nilagyan ng non-dairy whipped cream. And then, mango puree. And then, din drizzle ko ulit siya ng choco fudge. And then, pinatong ko na yung isa pang layer ng vanilla chiffon. Ito guys, yung tinatawag na crumb coating. Mukha lang itong simple, pero napaka-importante nito ha. Kasi, importante to para hindi sumama yung crumbs ng cake pag nag-apply ka na ng icing. After ng crumb coating, chinichill muna natin yung cake para mag-firm. Then ayan, dinivide natin sa 4 equal parts and then tatanggalin natin yung isang portion. Iaangat natin dun sa taas para maging second tier. Yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda nitong vanilla chiffon na binake ng anak ko. O diba, ang ganda-ganda, pantay na pantay, ang lambot-lambot at walang maraming butas. Yan, i-crumb coat ulit natin siya and then chill muna natin ulit saglit. It's been more than 2 years na anak ko na ang nagbe-bake ng mga cakes na ginagawa ko. Kailangan na kasi niya matuto kasi nga sabi ko, 'di ba, hindi ko alam kung kailan titigil yung mga kamay ng orasan para sa akin. Kasi totoo yung kasabihang wala man akong maiiwang yaman sa inyo, kundi yung knowledge lang. At yan din ang gusto kong iwan sa inyo, guys. Gusto ko sana na maski wala na ako, mapapakinabangan nyo pa rin itong mga videos ko, guys, ha? Sana kahit papano makatulong to sa inyo, guys, ha? Pag nagko-coat ako ng cake, guys, mas gusto ko yung gumagamit ako ng piping bag kasi para pantay-pantay na kaagad yung, ano, yung thickness ng coat. Kaya dapat alalay din sa pag-press ng piping bag para yung pressure niya e pantay-pantay din.
Kung mapapansin nyo nga pala mamaya, ang color red na yan ay sobra-sobra siyang bright. Ang ganda-ganda ng pagkapula niya. Meron ako share sa inyo guys ha. Alam nyo yung ano, yung liquid na food coloring na ginagamit sa airbrush. Yun, hinahaluan ko siya niyan. And then yung putra ko na gel. Konti lang nun. Konti lang, eh, apply mo. Hindi tulad ng dati na halos maubos ko yung isang tube kaka para lang maging red. Yun, napakaganda nun. Try nyo yun guys, ang ganda-ganda. Tingnan nyo kung gaano ka-bright yung colors. Napakaganda. Yan, kumuha ako ng small na cake board. Binutasan ko sa gitna and then nilagyan ko siya ng bubble straw. Para yan sa second tier natin guys ha. Kailangan kasi meron frame. Meron siyang dowels para hindi bumagsak yung second tier natin. Maski maliit lang siya ha, para sigurado secure na secure kapag ka may ganyan. Yan, i-smoothen na lang natin yan and then i-chill natin and after nun, lalagyan natin siya ng manipis lang na icing na color blue sa taas and red sa baba mamaya. Manipis na lang yun kasi makapal na to, diba? Ganyan ako mag-apply kasi ng food ng color sa cake. Manipis lang yung pinaka ano niya, yung pinaka may kulay. Kasi 'di ba, hindi rin naman maganda. Hindi din advisable sa health ng mga bata na masyadong maraming food color. Yan, nilagyan ko lang siya, guys, ng mga toys na Paw Patrol kasi Paw Patrol yung theme niya and then yung konting-konti lang na printed toppers, yung customized, may picture ni baby, ganun. And ayan, magdi-deliver na tayo guys. At dapat pag nag-deliver, panalo ang OOTD natin. Alam nyo guys ha, na totoo-totoo ha, seryoso, napaka-importante ng ating self-presentation, yung ating itsura kapag tayo nagdi-deliver. Hindi lang dapat yung cake na ginawa natin ang maganda, maayos. Kailangan tayo din presentable. Hindi naman ko sinabi na magarbong magarbo yung kasuotan. Basta maayos lang. Yung hindi tayo yung oily-oily ang vest lock. Alam nyo kasi, ano yun eh, nagre-reflect. Meron kasing mga clients na masaselan yung ganyan. Nagre-reflect yung gawa natin sa ating sarili. Sa totoo lang, bihira ako magpakita sa clients ko. Konting-konti pa lang nakakilala sa akin at nakakita sa personal. Dahil after ko mag-bake, pag natapos ko na to lahat, pagod na pagod ka na. Ayoko magpakita ng haggard. Ayoko. Siguro kung meron man ako naman na sa nanay ko, siguro yung ganito yung kasalanan na selan. Yung pa-selan noon, kapag kayong kahit gaano pa kasarap yung tinda, nung nagtitinda, kung madungi siya, talagang hindi siya bibili. Mas kaibigay sa kanya ng libre, hindi niya kakainin. Talagang. Parehas kami. Sorry. Kaya napaka-importante ng perdev. Napaka-importante ng self-presentation kapag ka nag-deliver tayo, lalong-lalo na sa kapag kayong magagarbong event, mga debut, mga kasal, mga ganyan, umayos kayo ha, umayos tayo.
So, yan na guys, ang ating Paw Patrol Hayop Cake. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo guys. Thank you so much for watching. And if you like this video, please like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell button for new updates. Thank you so much. Thank you. And God bless.